Alright, yan. Isang pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito pong inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma ng katotohanan natin pag-usapan. At sa pagkakataong ito mga kapatid ay mayroon po tayo ngayon dito ang tatalakaying topiko. No? Ito ay yung na-post mo natin nakaraan na isa pong ipinakilala siyang madre ng isang SDA na isend po sa atin yung video na sabi daw ay madre na lumabas daw sa pagkamadre at yun, sa kanyang kwento ay nasilayan ang katotohanan daw na SDA yung tunay na iglesia. Alam nyo mga kapatid, no? Upon watching the video, nakita at na-discover ko po yung realidad, no? Na kung talaga tayo ay Katoliko lamang sa pangalan at hindi po natin ipinag-aaralan o hindi po tayo seryoso sa pagiging Katoliko po natin, it has a possibility also na talaga ang may iba po yung ating pananaw pagdating po sa pananampalataya. But in a way mga kapatid, no, titingnan natin maya-maya ng kaunti ang video, no, ng nagpakilala o pinakilalang dating madre at ito ay kinuha natin, no, sa isang hiligay nun din yung kanyang linggo ay Uilonggo speaking din na taong to na ipinasa po sa akin sa Facebook page ng Katotohanan Tayo Pag-usapan Brother Mel para po bigyan ng pansin at bigyan po ng tugon ang issue ito. At ito po, no, nakikita nyo po sa dyan po sa baba yung video at pakikinggan po natin ang video ito at bibigyan po natin ng commentary. In clarification po mga kapatid, ang ginagawa po natin is to comment lamang po, no, sa kasi na-involve po yung ating simbahan. Hindi po ako gagawa ng content kung hindi naman po na-involve yung ating simbahan sa ibang sekta ng pananampalataya. Eh nakita po natin itong SDA na ito ay talagang in-interview, no, na sinasabi pa, no. Kumbaga pinapalitaw niya pa, pinapalabas pa mga kapatid na nagkamali o mali yung simbahan natin. Well, anyway, so makikita natin mga kapatid, ano nga ba ang katotohanan tungkol po dito sa pahayag na ito. Pakinggan natin ang video ng sabing dating madre na magdeng Katoliko na nag-SDA. Bisang gani mag-testabra sa ang barangay, hindi sana sa ang anong patrol ng si San Roque, dila na iagin na ni saan sa among compound. Okay, sa kanyang pahayag kasi continuation nito ng kanyang yung first video niya kasi hindi natin na-play dito. Pero ito yung kanyang pahayag na sa iligay noon na every time daw na nagpe-fiesta mga kapatid, no, ang kanilang patron si San Roque ay doon daw sa kanilang bahay sinisilibrate. Ang among pare, dito man nakuya na yun na mga pagkawang hasta ng mga tao na. At sabi niya pa, pati yung pare daw doon din nila pinapakain sa kanila, pati yung ibang tao. Na nakikipiyasa din. Kanturay na ako ay mataong kapamista. Pinaa, hindi na ba ito yung aking pangabuhi ay na. Dahil daw, yun, pinapakain niya ang nila ang pare at yung mga namimiesta. Dahil sabi niya, noong araw ay napaka-abundance po nila. Ang pangabuhi ay sa aking bingkanan. Mayara kami pangyay shop. Kapanghimog na sila yung kaldero. Yan. So may shop daw yung kanyang parents na gumagawa ng mga kaldero. Eh, basta mag-asimbol niya, kwarta-raya sa kalusang ginoon, no? Kapag umaandar daw yung paggawaan nila, ibig sabihin, no, pera na yung lumalabas. Then, ibig sabihin, no, napaka-abundance talaga ng pumumuhay nila before. Pero agay niyo, akong binitan ng grade 2 na sinagula ko na. Sabi niya, pero alam niyo ba, yung aking parents ay grade 2 lang. Agad sa sanggila. Pero nakapundar sila sa sena palangaguyan. Grade 2 lang daw pero nagkaroon sila ng source of income, no, yung kanilang negosyo po. Na nakapanghimo sila sa kaldero, kalaha, labador made from na nakagawa sila ng kaldero, ayun, no, kawali at labador aluminum. Made from aluminum. Usong-uso kasi niyan mga kapatid noong araw yung labador na aluminum. Yung ano ba, yung sa movie ni Super Inday, no, di ba? Yung kanyang dala-dala dyan, yung parang tansan na ano, no, na labador. Yun yung usong-uso noon. Okay. Ano nga?
Palanggana, no? Pangalan sang, anong tawag sa nagani? Kumbinto? Anong tawag sa nagani? Eto, nagtatanong na ito. Ito yung SDA na may-ari po ng content, mga kapatid. Na sabi niya, nagtanong siya, ano ba yung tawag doon? Kumbinto ba yun? Kumbinto. Kumbinto yung kanilang pinag-usapan. Ina siya nga kumbinto, nga ikaw nakasulo dira sa pagkamadre. Ito na, ini-emphasize siya na, saan kumbinto siya nakapasok sa pagmamadre. So ito na, ipapasok na yung simbahan, of course. Mga auto, before ako yan nagsulo sa madre, ya, nag-ispila ako anay, ipa-ispila ako anay sa akong magintanan, sa isa ka istilahan nga ang nagadumala, mga madre. Alright, so... Ang tanong sa kanya, ito mga kapatid, if you notice, ang tanong, saan yung kumbentong yun? Ang sagot ay, before daw siya nagmadre, pinag-aral muna siya. Pero ito, makikita nyo mga kapatid, bakit nga ba siya naalipat sa SDA? Kasi in a very simple question lang na kailangan talaga be attentive po tayo sa listen sa mga katanungan and also be responsive according to what is asking, no? Kung hindi po tinatanong, so wag na lang sana, no? Ito, hindi na ako nagugulat, mga kapatid, kung bakit nalipat ito, kasi very very easy question, pero iba pa yung kanyang tatalumpas sa marami pang branches yung kanyang kasagutan, mga kapatid. Mangkatsila po na ganit. Ayun yung sagot niya na pinag-aaral sa muna. Na ang kanyang pinag-aaralan daw ay madre, headed by the nun. Sa may silay daw sa Santa Teresita. So, part of Negros yan. Kaya nakita ko dito, matatawang git sa mga madre, itong mga balaan, mga pinangaisilahan, exclusive na siya sa mga babae, like ang dapapasmit ni lalaki. At sabi pa niya, nagdagdag niya, yung school na kanyang pinag-aralan is exclusive lang sa mga babae, wala silang classmates na lalaki. Pagdasol, tungod nga, ang among dira nga pag-iskwila bala, ka-rigid siya, kapag-istricto din niya. So, tungod kay kami, mga religyoso gignan kami ang katoliko, born Catholics kami, papimpanad. Listen carefully, mga kapatid, sabi niya, sila daw ay mga relihiyosong Katoliko. It's not the guarantee for us to become a religious Catholic, mga kapatid. No? Hindi po garantiya na tayo religious Catholic and to be firm Catholic. No? Sabi nga ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. How could we defend our faith, mga kapatid, kung tayo mismo ay doubted sa ating pananampalataya? How could we have a firm belief in faith to the true church if tayo po, mga kapatid, ay hindi naman nakakaunawa? So we will become an hypocrite, mga kapatid, na sasabihin natin, I am Catholic, but I cannot defend my faith. I am Catholic, okay? So go on. So we can mingle each other to other religion. It's no problem with it, no, mga kapatid. Okay, pagpatuloy natin. Tugangan pabitinasang ako ng edukar sa isa ka ismilahan na ginadumulan sa mga madre, tinagdugang pagkita ang pagkakataliko ko. Asta nga naghanap. Yan. Kahit na, no, nadagdagan daw na siya ay na-educate sa school na kung saan ay pinamumunuan ito ng madre, sabi niya. Pero, you know, tumubo pa, mas lalong lumawak pa ang kanya mismong pagkakaunawa, no, sa simbahang Katoliko. Pero what happened, why these things happen po, mga kapatid, na nawala siya, no? Ipakinggan natin. So, ako, Brother Edward, mga... Yan, si Edward pala, no, yung may-ari po ng content, mga kapatid. Edward, okay, sige. Salamatik naman, mga viewers, na pinalangga. Nagandunan ako ang mag-madre. Okay, so... Yun daw, siya daw ay nangarap din, mga kapatid, na magmadre that time. Tahong bala sa mga madre, ma'am. Dahil ang sabi niya, bakit na pinangarap niya magmadre? Dahil nagagandahan siya sa mga madre. So, ibig sabihin, mga kapatid, the calling of vocation for her is not rooted of faith, is not rooted of passion to serve God, but rooted of outside appearance. Mga balaan, tama. That's the reason why hindi na po tayo magugulat, mga kapatid, why this woman came out to Catholic and then joined to the Seventh-day Adventist, which is a very
tatawag natin sa Tagalog, hilaw na Hudyo. Dahil they keep on worshiping like a Jews, no, ng mga Hudyo na Sabado yung kanilang Sabat or Shabbat. No? Kasi yung interpretation nila na pag sinabing Shabbat, Sabado. Hindi naman po ganun talaga yung konteksto. Pag sinabing Shabbat, rest po yun. Hindi po yan nangangahulugan. Yan po ay Sabado. Tamagpapa. Doon makasin lang pa. Tamang bumani si Ilayang kung nagmaladri ni si Ilayang, ma. See? No, sabi niya. Nung nakita niya yung mga madre magaganda, sabi niya, ay, sayang man. Sayang naman sa kanila dahil sila ay nagmadre. Grabe, no? Yung outside appearance talaga yung kanyang motivation during those time na siya po ay nagbabalak na pumasok sa pagmamadre. So, pero ang muna yan, hindi na kaligtay. Gusto ko man na magkaangay man ako sa ila sa mag-graduate ako sa high school. Ayun, that's why, na-motivate talaga siya na sabi niya, gusto ko rin gumaya sa kanila na, ay, na papasok sa kumbento at magmamadre after ng high school. Yun yung sabi niya, kapatid. Pila katugig ang pag-serve mo bilang madre? Eto ah. Take note of the question. Sabi niya, ilang taon ang pag-serve mo bilang madre? Ito ah, mga kapatid, listen carefully. Pag-serve daw bilang madre. Ano yung ini-emphasis natin dito, mga kapatid? Mamaya, malalaman po natin. Adrenalangit, sa anong lugar ang ginsudlan mo nga pagka-madre? Okay. Oh, sabi niya, bago sagutin yun, anong lugar daw ang pinasukan na pagmamadre nitong si sister na to. Or pag-training mo sa pagka-madre sa Diindira na lugar. Brother, kailangan ba sa historia? Ayan, sabi ni sister, Brother Edward, napakahabang istorya niyan. Kaysa ang pag-graduate na ako sa high school, wala pa kuya sa mga pag-ibigintuntan na mag-madre ako. Kasi... Okay, dahil sabi niya, bumalik naman siya sa pag-graduate sa high school, hindi daw siya pinayagan ng kanyang parents na pumasok sa pagmamadre. Sabi niya, dahil wala ka pa may natapusan na kurso. Dahil sabi ng parents, wala ka pang natapos na kurso. Nila ka, anay. Sabi ng parents niya, mag-aral ka muna. Tinagis nila ko, anay, eh. So, nag-obey ito, yung sister na to, ay mag-aral muna siya. Galing, kaya wala man ito natapos-tapos. Pero yung kanyang pag-aaral, mga kapatid, ay wala daw katapos, hindi daw natatapos. Sandala ko pa kurso. Meron siyang dalawang course na, tinake, mga kapatid, and lahat yun ay hindi po tapos. Kaya ang ulo sa ulo ko, masulod git sa kumbento. Dahil daw ang laman ng kanyang ulo ay ang pumasok sa kumbento. But take note, babalikan po natin yung kanyang motivation is not rooted of passion sa paglilingkod po sa Panginoon. It's not rooted to love the church, the sacrament. Rather, it is rooted of the outside appearance na nakita niya na nagagandahan daw siya. That's why she motivated, no? Na-motivate po siya dahil po sa outward appearance. So, ang muna siya nga, ang akong iloy, nagapugunggid. Sabi niyo, anong ginihim ko ba, Edward? Napakalimus ako yan sa mga... ayan. So, those time na hindi siya pinayagan ng kanyang parents, ay nagpursige naman siya. May perseverance, no? Nagpursige siya. Sabi niya, nag-limus daw siya para makapasok sa kumbento. Ako din yung balalong, hindi ako kabalanan. Dumari nga niya pagaling ang kura para kung hindi ako pagtagaan sa ginatawag, walang rekomendasyon. Okay, even the parish priest daw, sabi niya, sinabihan ng parents niya, yung parish priest, na huwag bigyan ng recommendation para makapasok sa pagmamadre. Kaya muna siya nga naning kamat ni kuya, kaya ang panawagan sa ako, mag-eskwila ako sa nursing. Yan, sabi niya, that's why, no, na nagpursige talaga siya na kahit na nag-aaral sa nursing, kasi may calling daw sa kanya, no? Oo, hindi na ako makatapos-tapos ang ako nung nursing, nag-adjuntin ako sa hospital at third year, yung junior na ako, no? Wow, okay. Nasa third year na sana siya, no, sa pag-nursing niya, pero hindi daw natapos-tapos dahil sa kanya, sabi niya, because of the calling. So, hindi ko pa tapos-tapos, pwede may one more year pa ko nung para nga pag-graduate ako. Pwede, another course naman din, pa-eskula sa ako ni mama, kaya naman siyang yakon, gusto ko nga mag-sulit ako. So yun, hindi natapos yung kanyang nursing and she was been enrolled again for another course ng kanyang mother. Hasta sa huli, nag-run away from home din ako. So sabi niya hanggang bandang huli, siya ay naglayas, no? Naglayas talaga siya. So ano naman talaga makukuha ng isang tao na maglalayas? If you are really called to serve God, so dapat muna na even your parents also, no, ay pabor sa ginagawa kasi
hindi basta-basta napapasok ka sa pagmamadre, ganoon din po sa pagpapare, no? I-insert natin yung pagpapare. Kaya nga, meron pa yung mga interviews na dadaanan bago tanggapin. Kasi yung papasukin ay religious, no, mga kapatid, no? Kaya ang sabi niya, naging religyoso siya. Kaya lang ang problema, mga kapatid, if you are religious and you are not aware of why you are being a religious, so talagang mawawala ka pa rin sa simbahan. Yan. Padala ang apokalon na 2000 in early 1970s, ang 2000 na bala. Yan, during this time daw na siya ay umalis kanila, ay ang kanyang pera ay 2,000. Nag-donate sa ako sa sponsor po. Na dinonate sa kanya ng kanyang sponsor. Dako na nabalang. And during this time, sabi niya, malaking pera na yan yung 2,000. So, ang ito ang ginbalong po. Nagkanami balas ang Ginoo kay isang pagsakay na akong sa... Ito he praised the Lord, no? During the time na siya ay naglayas at meron siyang baon na 2,000 dahil daw. Pinang Princess of Negros na siya kapag papatuloy ito sa Iloilo. Kaya nga mo na ang mother house, dito na sa Iloilo sa Abansinia Street, Mono, Iloilo City. Okay, sa yung monastery pa na sinasabi o binabanggit ng mga kapatid, yung pang napuntahan namin nakaraan, siguro last year lang yon, sa lugar ni Blessed Rosario, yan. So, ito po mga kapatid, oh, nakikita po natin at makikita natin maya-maya kung paano po na, ano yung consistency ng kanilang information, tama ba yun? Oh, consistent ba yung information na kanila pong dinideliver dito, no? During the question and answer, hindi niya naman sinaway yung si Brother Edward na ito na isang SDA. Tinanong siya ni Brother Edward tungkol sa ilang taon na sa pagmamadre. Hindi niya, never niya sinaway na, ay Brother Edward, hindi ako madre o hindi ako naging madre. Pero yung kanyang pinapalitaw dito mga kapatid na madre talaga itong baing ito. Pila ka years ang pag-serve mo dira sa may kumbento, ma'am? Ito na, ilang years ang pag-serve mo sa kumbento? Take note, kanina mga kapatid, ang tanong dyan ni Brother Edward na ito ay ilang taon siya na nagmamadre at saan kumbento. Tapos nag-change sa question siya, yun yung unang sinagot. Then ito na, continuous sa kanyang question, ilang taon siya na nag-serve sa kumbento. Mga 7 years ito. Take note ha, siya daw ay 7 years na nagsiserve. Ano ba yung anag-iwis ang pagkamadre? Okay, take note of this, sabi niya, siya ay nadamitan na talaga ng pagkamadre. Ito ha. Nadamitan siya ng pagkamadre. Okay, 7 years siya na nag-serve sa kumbento kag nabayuan gid siya sa pagkamadre. Sabi niya, 7 years siya na nag-serve sa kumbento at nabihisan talaga siya ng pagkamadre. Okay. Is it enough? Nasabihin natin na nabihisan ka, 7 years na yung pag-serve mo, and then you are a legit nun? Karon ang next kong question. Or sister dyan sa congregation na yan. John, paano ka nakagwa sa kumbento? Ito na, magtatanong na siya, paano daw siya lumabas sa kumbento? Sir, Mambis Amon, paano ka nakagwa? Sabi niya mga kaugura, hindi lang basta-basta nagyan ko ito, no? Kaya matuod yun bala, ang ginabas sa akong iloy, nga siling niya, hindi, kung magmadri ka bala, mawala kaya may natapos-tapusan bala yung akuso, di sunog po nang gawin ito. Sabi niya, ang tanong, paano daw siya lumabas sa pagmamadri? Ang sagot niya, na-realize niya yung sabi ng kanyang ina na kapag pumasok sa pagmamadre at wala siyang natapos na kurso, siya ay magiging utosan lamang. Okay mga kapatid, ito ay kailangan talaga na meron tayong proper thinking dito. So ibig sabihin pala ng kapatid natin ito, kapag maglilingkod ka dapat sa Panginoon, kailangan hindi ka maging utosan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya naparito upang upang panglingkuran o magkos, siya ay naparito upang maglingkod. Not to be served, but to serve. Okay? Pero para sa kanya, no? ang word niya, kung pakikinggan natin mabuti mga kapatid, para nagre-reklamo pa ito na inuutusan mga kapatid. Buo ka nagrato tayo, hindi po nang pagmabuti. Yan, sabi niya, uutusan ka lang doon at saka magiging alipin lang ang kalalabasan mo doon. Ayaw niya maging ano, ayaw niya maging utusan daw, okay? Ayaw niya, ayaw niya talaga maging utusan mga kapatid. Makatapos sa inyong kurso kay Mamadre, okay? Dahil mo yung medya na ulit po nito to. Bigyan pa nung dungkong inakti kay Mas Labaw ang akong nagugma sa pag-alagad. Ito, kahit daw sinabi ng kanyang parents na ganun yung mangyayari, pero
she ignored that during the time dahil daw sabi niya ha, sabi niya mahal niya daw yung paglilingkod. Okay, we'll see. May silingkod, bago ko ng ambisyon na bala, halagyan ka mabala, Edward, na magsanta. Ano bala ang ambisyon? Ito. Dahil ang ambisyon niya daw noon ay gusto niya maging santa. Pero tingnan niyo, nung marinig ito ni Edward na ito, ay halakhak ng jablo yung maririnig natin. Oh. Sa mga tao. Kita mo, tinawanan lang talaga. Alam niyo po mga kapatid, dahil hindi naman lingid sa ating kalaman, na talaga no, some of them are keep on blaspheme sa atin pong mga saints. Saint Lourdes, pray for us. Medyo ko namin, magbala nga ato ko na sa langit, no? Mga kung napatay na ako, ato ko sa langit. Pag nagsanta ako, pag ang mga tao doon sa duta, nagapangamuhi ko sa akong Saint Lourdes, pray for us. Yan eh. Kasi yung kanya palang, ang kanya palang view, mga kapatid ni Lourdes na ito, Sister Lourdes, ay papasok sa sabag mamadre. Ang kanyang goal ay maging saint and someday na... Sabi niya, ang sarap daw ng feeling kapag ikaw ay hihinga ng prayer. Saint Lourdes, pray for us. Yan yung sabi niya. Kaya ang gima ng ato niya, ang mga katalikita. Kaya muna, kay wala na pustro ang ina nga ano, kami plano gali iya. Ayan. Sabi niya, hindi daw natuloy yun dahil may plano. Na iba ang Ginoon. Na iba ang Panginoon. Tansan sa akong plano. Sa kanyang plano. Kaya muna nga, after sa 2-7 years ko kapanulubihan, pwede sa pagkakanya mga madre dito bala sa Anton Beto Valle mo, na wala, ibala yan, nakatapos ang kurso. Binapais nila na ito sila sa amin mga madre. Yun. So even yung mga hindi nakapagtapos ng kurso doon daw sa kanila, sa kanyang napasukan na monastery, ay pinag-aaral naman pala. Ay pinag-aaral naman pala. Eh bakit sa lumabas? Okay. We'll see later. Sa lumabas. Okay. Hindi na ko yung mag-isugla kayo doon. Nagtirila ng ginawa ko sa isugla kayo. Pag-puso ko doon, wala matapos-tapos. Ayan. Ang problema lang pala mga kapatid sa kanya. Ayaw na daw niya na mag-continue o magpatuloy sa pag-aaral. Dahil yung course niya, hindi naman daw niya matapos-tapos. Pero napos lang, kumanto ako nga. Pero sabi niya, kahit hindi niya natapos, ay napakinabangan niya din yung kanyang kurso. Kaya na-assign mo na ako dito sa mga pinabalang kumbagabra ng infirmary na dila din na butang sa... Dahil na-assign din daw siya sa infirmary na kung saan... Sino mga kwarto, ang madre ng mga tigulang. Na kung saan yung mga old na mga madre ay doon daw ay nailalagay. Na mga masakit doon. Na mga, may mga sakit na. O kung ilang caregiver. At si Lourdes nito daw ang naging caregiver. Basol, kaya kung mga nakatuon na ako sa pulupanahin na bala, nakagadit na ako bala sa dressmaking. So, siya daw ay nakapag-aral din ng dressmaking, no? Nakapagtahi-tahi din daw siya. And ito na, no? Insert na yung question. Pakinggan natin mabuti. Kumangkot. Sabi niya, ang tanong... Ano ba lang ang pamangkot siya? Ano ang rason kung nakagwa ka sa kumbinto? Yung kanyang tanong, ano daw yung rason kung bakit... Ito na mga kapatid, ano ang rason kung bakit lumabas siya sa kumbinto? Ano ang rason kung nakagwa ka? Kung baga bala, ano ang naghatag sa imusing rason nga makagwa ka dira sa kumbinto? Sabi niya, ano ang nagbigay sa iyo ng rason kung bakit ka lumabas sa kumbento? Actually, 7 years nga. Sabi lang dahil actually, 7 years. Ikaw nga nag-serve. Na ikaw ay nag-serve. Medyo ang gamot at ang ugat. Medyo... Sabi niya, medyo ang gamot at ang ugat. Madalom na, ibudlay. Malalim na at mahirap. Ay na nakamakaguha dira. Mahirap na makalabas daw. Pero nga nga 7 years, after 7 years. Sabi niya, pero bakit after 7 years? Nga nakaguha ka dira. Bakit lumabas ka? Dira sa kumbento. Sa kumbento. Gaya ko bisang rason. Bigyan mo ako ng rason. O anong plano sa Ginoo sa mga... Anong plano ng Panginoon sa iyo? After 7 years na... After 7 years... Nagbuwa ka sa kumbento. Na lumabas ka sa kumbento. Hey, ma'am, may share sa ila? Ito yung tanong, ha? Sige, pakinggan natin mabuti. Kali bala, no? Mga pagpalaman ikaw, mga viewers, bala, no? Ini bala ang pagmadre, magbisa ng pagpali, may arang dada probation period. Ito na, mga kapatid. Sabi niya, alam niyo po, no? Alam niyo mga listeners, sabi niya, ang itong pagmamadre, kahit yung pagpapari, ay meron diyang provision period. Ano yung provision period? Kay, undo nga gintawag ka dito.
Sabi niya, dahil although na tinawag ka doon, i-prove ka na sa imo. Ipo-prove ba yan sa iyo? Sa iyong sarili kung sa imo din panawagan. Kung ang calling sa iyo for 10 years na. For 10 years. Imagine, mga kapatid. Ang probation period po, mga kapatid, bago siya ma-declare na siya ay isang madre, ganap na madre, ay 10 years. That's the probation period niya. Pero, paano na-declare niya ang kanyang sarili, and she never corrected this Edward na isang SDA na siya ay hindi pa ganap na madre because the probation period is 10. And she was only 7 years there in the convent. Paano yan nangyari, mga kapatid? Yan, kaya nga dapat natin gamitin ang ating common sense to understand, to identify, to verify kung totoo nga ba ang pinagsasabi. Kung makapasar ka sa sinakatuig sa pag-alaga, di binatawag ka na na mag-confess ka na balag. Yan, sabi niya, if you pass that 10 years probation period, then you will become professed as a nun, a sister, a priest, no? Grabe. Pero hindi pa siya na, hindi pa naabot doon, mga kapatid, sa 10 years. She was only 7 years, but then, no, they keep on saying na madre siya na lumabas for 7 years na pagmamadre. She never corrected this Edward na isang SDA na, Brother Edward, mali ka. Bakit kaya hindi niya i-correct? Alam niyo naman po, mga kapatid, ang mali, pag pinaulit-ulit ay nagiging tama. Yun nga palagi natin naririnig kay Brother Wendell. And that's true. Kasi, eto, mali na, inuulit-ulit at hindi kine-correct. Therefore, it will become right for those who listen sa kanila na wala namang ideya. Na yan sila nga temporary lang. Hindi perpetual ka na daan naman. So, yun pala yung 7 years na yun ay temporary pa lang sa doon. So, hindi pa pala yun permanent, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi pa siya full-fledged na isang madre nung lumabas po siya sa Katoliko. Kaya naman, no, hindi garantiya na sasabihin mong ikaw ay religyoso at tama na yan, enough na yan para sa'yo. Kasi kailangan talaga, mga kapatid, na maging matibay, matatag tayo. Alam niyo po, mga kapatid, ang lawak po ng sakop ng sakramento ng simbahan, most especially the second sacrament that we need to receive after the baptism. So yung sacrament of confirmation, mga kapatid. Bakit po? Kasi in receiving this sacrament, no, kung titingnan, kung babasahin po natin dito, mga kapatid, yung Catechism of the Catholic Church natin. Sabi po dito, yan, baptism, the Eucharist, in the sacrament of confirmation, together constitute the sacrament of Christian initiation. So yung Christian initiation, tatlo yan, mga kapatid. Baptism, Eucharist, confirmation. Okay? Those unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. So, kinakailangan talaga na makareceive ang isang Katoliko ng sakramento ng confirmation para maging full-fledged o kumpleto ang kanyang baptismal grace o yung kanyang binyag. For by the statement of confirmation, the baptized, yung bininyagan, are more perfectly bound to the church and are enriched with special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witness of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. So clear, mga kapatid, ha? So strictly obliged to defend by word and deed sa pananampalataya if you receive the sacrament of confirmation. Well, pero mga kapatid, no? Paano kaya na naloko ka pa if you really receive the sacrament? No, sabi nga, no? The Philippines are sacramentalized but not evangelized. And it's true. No, receive na lang receive ng sacrament pero hindi naman alam kung bakit nare-receive ang sacrament. Sacrament of baptism,
pinapareceive ng mga parents sa kanilang mga infant. Ang tanong, alam ba ng parents kung bakit pinabibinyagan ang kanilang mga anak? Kaya ako po ay natutuwa, mga kapatid, no, na doon sa pinanggalingan po ni Father Tom na parokya, bago po makatanggap ng sacrament of baptism ang sanggol, ang parents muna ang inuuna. No? Sila po ay kinakatekise muna, tinuturuan, and then kung sila ay hindi pa kasal, they are encouraged to get married, no, sa simbahan. Nag-receive din po ng sacrament of matrimony. Kaya nga, kailangang maunawaan talaga ng lubusan ang sakramento ng simbahan. Baptism pa lang yan. Oh, Eucharist. Marami din sa atin, mga kapatid, receive ng sacrament of the Eucharist. But, he doesn't know how the proper disposal of us. No? Kailangan, kasi nasa proper disposal po din po tayo when we receive the sacrament of the Eucharist. Bakit po? Nagkakasala po tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo kapag hindi po tayo aware, no, sa mga bagay na katulad po niyan, mga kapatid. Paano ko nasasabi yan? Kasi kahit po si San Pablo ay may klaro naman pong ipinapahiwatig po sa atin na sa pagtanggap niya po ng sakramento ay ito po. Kung babasahin po natin in English version po yung sa literal translation of the Holy Bible, sa 1 Corinthians 11:23, ito po yung ating mabasa, mga kapatid. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread, sabi niya, and giving thanks, He broke and said, take it, this is my body which is broken in behalf of you. This is the remembrance of me. In the same way, the cup also, after supping, saying, this cup is the new covenant in my blood. As often as you drink, do this in remembrance of me. Yan. For as often as you may eat this bread and drink this cup, you solemnly proclaim the death of the Lord until He shall come. Kaya nga, yung acclamation ang ating binabanggit dyan, si Kristo ay napatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay babalik. No? Yan yung dapat nating maunawaan, na yung pag-proclaim, solemnly proclaim the death of the Lord and until He shall come. At hindi lang po yan, mga kapatid. So that whoever should eat this bread or drink the cup of the Lord unworthily, yan sa 1 Corinthians 11:27 po yan, that one will be guilty of the body and blood of the Lord. So, nagkakasala po sa katawan at dugo ng Panginoon kapag sino man ang tatanggap unworthily. Kaya nga, no, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and let him drink of the cup. Kailangan talaga mayroong examining of our conscience. Are we worthy to receive the body and blood of our Lord Jesus Christ during the Eucharist? Kasi, for He eating and drinking unworthily, eats and drink judgment to Himself, not discerning the body of the Lord. So, siya po ay delikado, no? Ang nagtatanggap, no? Kung tayo po ay tatanggap ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus Kristo unworthily, delikado po tayo dahil nagkakasala po tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo. So yan po, mga kapatid, no? Kailangan naman talaga na mas lalo pa nating paigtingin ang ating kaalaman. Mas lalong palaliman pa natin ang ating pag-aaral at ang ating kaalaman patungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil kung hindi, nako, matutulad tayo sa mga katulad dito, mga kapatid. Religious siya. 7 years na nasa konbento. Pero lumabas sa pagkakatoliko, nag-SDA. Okay. Ang pinakasabi niya, nasuotan na ng damit ang pagkamadre, 7 years na siya, pero siya ay under the provision of 10 years, so hindi po siya na full-fledged na madre po, mga kapatid, at lumabas po siya. At sinamantala naman itong Edward na ito na interviewin upang gawing content sa kanyang
account sa Facebook. Okay. Sige, patuloy natin. Pagbayuan ka na sa full beds mo din ba ng Madre? Kaya ito yung mabayuan siya, practice. Kaya nga ate. Oh, see? Nagkaroon na ng clarification, mga kapatid. Sabi niya, yung patungkol sa damit daw, mga kapatid, ay practice lang yun. Dahil hindi pa sa full pledge ng Madre ng time na yun. Yung 7 years na under the provision sa pag mamadre niya. So, hindi niya natapos yun, mga kapatid. 7 years lang kasi. Ang kinakailangan po ay 10 years. Temporary pa lang kayo. So, ibig sabihin yun. Inamin naman niya, temporary pa lang yun. No? Temporary pa lang. Kaya, nauunawaan ka namin, kapatid, na kung bakit ka umalis sa pananampalatayang Katoliko. Dahil, no, kung titingnan natin, it's very clear naman at alam niyo po na alala ko tuloy nung time na ginamit ko ang talatang ito, no, sa aming live, no, sa katotohanan ng pag-usapan noon, kasama diyan sina Brother Duban. Oh, grabe, no. Noong ginamit ko ito ay nagalit sa akin ang Muslim. No, dahil sabi ng Muslim, siya daw ay dating Katoliko. Masakit-sakit naman talaga ito. Kahit ikaw dating Katoliko, tapos nag-ibang reliyon ka, no, nagpumunta ka sa ibang sekta ng pananampalataya, well, this verse is fitted for you. Okay? Sabi dito sa 1 Juan 2:18-19, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. So, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga Antikristo. E tayo po ay pro-Christ po tayo. No? Tayo po ay kay Kristo. Kaya nga, si Kristo ay nabuhay na nagmuli. Matthew 28:1, Sunday. At Matthew 28:9, sa Sunday yan, siya po ay sinamba, no, ng mga early Christian. So, kaya nga, we continue to do that celebration every Sunday. No, na yun talaga naging Lord's Day natin, mga kapatid. Kasi dyan, ipinakita sa atin na sa araw na yan mismo ay sinasamba dapat ng ating Panginoong Jesucristo. No, even every day. Pero nagbigay siya ng ano, pwede naman siyang mabuhay ng muli sa ibang araw. Pero mas pinili niya po, mga kapatid, ang Sunday. So ibig sabihin, there's a very high significance po sa atin yung day of Sunday. Ito po, mga kapatid, ha? We are talking about the Antichrist. At ang Antichrist na ito, ito po, mga kapatid, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So, general yung term, no? Silang lahat. Ibig sabihin, lahat ng lumabas sa simbahang Katoliko ay hindi talaga tunay na kasama natin. Martin Luther, hindi yan tunay na kasama natin. Lumabas sa Katoliko, nag-build ng kanyang sariling relihiyon, Lutheran. Oh, dumami, nag-branch out, nagkaroon ng mga Baptists, born again, which they believe also the same to Martin Luther. Nagkaroon pa siya ng theology na 5 solas. Pag sinabing sola, ibig sabihin alone, pero 5 na alone. So yun po, mga kapatid, no? Napakaklaro po dito na kailangan lang talaga natin na mas masusi pa yung ating pag-aaral, no? Mas mabusisi pa talaga tayo, mas maingat tayo sa paniniwala po sa mga sabi-sabi, kwento-kwento. At gusto ko pong pasalamatan ang taong nagbigay po ng link po sa akin, no? Dahil ito na po, no? Natatalakay na po natin. And you know what, mga kapatid? Napaka-great talaga ng Panginoon dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan pansin din ang mga ganito. Dahil kapag hindi natin ito papansin, mga kapatid, patuloy ito na magiging virus, magiging anay, magiging lason, no? Sa iba nating mga kapatid na alam natin na some of them ay talagang striving din para sa kaligtasan, no? Kaya nga, we should to keep our heart burning, no, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At huwag nating hayaan na sirain po yung ating simbahan na kahit na sino man. At kahit gumamit man po sila ng samot-saring panluloko, huwag po tayong paluloko. Patuloy nating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Uulitin po natin, sabi ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. So yun lang po, no, mga kapatid. No? Sana ay palagi nating ipagpanalangin din. At sana isama din natin to si Sister Lourdes, no, na dating Katoliko na nag-SDA.
sa napaka nabaw naman na dahilan. Napaka klaro naman po dito na yung statement nila hindi po consistent, no. Yung hanggang sa na-discover, hanggang sa na talagang kumbaga ang isda ay hindi po natin nahuhulihan sa buntot palagi kundi sa bibig, no. Sabi, siya ay nadamitan sa pagkamadre, 7 years na siya, pero sa kanya mismong bibig ay lumabas, yun ay temporary lamang dahil siya ay under the provision of 10 years para po siya ay maging full-fledged na isa pong madre. Klaro po tayo dyan, mga kapatid. So, yun din po yung sinasabi sa Biblia kanina, no? Sa unang Juan 2:18-19, yung mga Antikristo talaga ay yung mga nagsilabasan sa iglesia. Sa tunay na iglesia, tunay na simbahan, na itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, patuloy at patuloy na patuloy po tayo, mga kapatid, na ihatid po natin ang katotohanan. Dahil po, sabi ng Panginoong Hesukristo, sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun po ang magpapalaya sa atin, kaya tanggapin natin ang katotohanan. That's the reason why we are here to say the truth, no? Na kailangan lahat tayo ay ma-free. Okay, mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pong pagtangkilik po ay hihingi sa inyo ng pabor, mga kapatid. Please, kung kayo po ay bago po lamang sa YouTube channel na ito, sa Brother Romel A. Palma, pakisubscribe na po, pakilike, pakicomment. So sana po ay i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook account, no? Romel A. Palma, no? Paki-follow rin po. Okay? Thank you so much po, mga kapatid, at sa Diyos po ang lahat ng papuri magpakailanman, din Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.